So mga sangkay, ang hindi ko lang maintindihan, bakit ngayon lamang po ito ibinalita ng media itong ginagawa ng Vietnam? Ganun ba sila kaano? Ganun ba sila kamangmang? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito, pag-usapan po natin ang Vietnam, okay? May lumabas kasing report, mga sangkay, na nabisto nga daw po, nadiskubre itong ginagawa ng Vietnam. At ako, mga sangkay, ilang beses ko na po yan na itopic, ngayon lamang po kinuha ng media, ngayon lamang po sila nagka-interest sa topic na yan. Ewan ko ba ganun baka aanga-anga yung media natin, bakit hindi po nila nakikita ito, hindi ba sila nag-research? Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa baba ng video na to, ito mismong pinapanood yung mga sangkay, pindutin nyo po yung subscribe button, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.23 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po ang ating Facebook page. Okay? Eto nga mga sangkay. Ito nga ang balita. Sabi po dito, reclamation. Reclamation ng Vietnam sa South China Sea mas lumalawak ngayong taon. Parang ito po yung first time. For me ha, this is the first time na nagbalita po ang media about Vietnam reclamation sa West Philippine Sea. Sa gitna ng maingay na girian ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, unti-unti namang pinapalawak ng Vietnam ang mga okupado nilang teritoryo sa South China Sea. Mm-hmm. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Panoorin mo muna natin, mga sangkay. Sa reporting nilabas ng American think tank na Asia Maritime Transparency Initiative, aabot sa 280 hektarya ng bagong artificial islands ang nareclaim na ng Vietnam. Mm-hmm. Kabilang dito ang 10 maritime features na inuukupan nila sa Spratt Lease ngayong taon. Diba? Palawak ng palawak po yung ginagawa ng Vietnam dyan. And some of us, or many Filipinos, hindi po talaga alam ang tungkol dyan. Kasi more on China, China po kasi talaga yung very aggressive. While ang Vietnam, tahimik lang. Sige, mag-away kayo dyan, China at Pilipinas. Kami dito, dahan-dahan lang, nagbi-build up ng ganito, nagre-reclamation. Lupit ng Vietnam eh, no? Malayong malayo na sa 138 hectares lang noong 2022. Diba? Ang reclamation na yan, kitang-kita sa halos pagdoble ng laki ng Bar Canada Reef. Mm. Okay. Ngayon, mga sangkay, ito. Ang pinagtataka ko dito, bakit itong media ngayon lang nagbalita ng about sa Vietnam? Kasi dito, mga sangkay, sa Sangkay Dyan Dyan TV, dito, ayan, makikita nyo, matawa pa po ako dito. Mataba pa po tayo dito, mga sangkay. Naibalita na po natin yan. Maraming beses na. Ito, kinuha ko lamang po yung isa. Pilipinas na pasok na ng Vietnam. Ito ha. Ito yung balita natin nakaraan pa to, mga sangkay, 6 months ago. Pero, ano na to eh? Makikita nyo po, November 2. More on November. Ito, ano ba to? November 9. Ito, November, October 27. Yan yung mga sa Vietnam po yan, mga sangkay, ha? Ito, October 18, 2023, November 6, 2023. So, eto lang. Nito lang, mga sangkay. Okay, balikan po natin yan mamaya siguro. Pero, ang tinutumbok lamang po natin dito, tinapik po natin yan maraming beses na. Isa lamang po ito sa napakaraming na topic natin patungkol po sa invasion na ginagawa ng Vietnam dyan sa West Philippine Sea or mas kilala po sa South China Sea. Ngayon, bakit? Ay, nako naman, ito mga media natin. Ganun ba sila kahina mag-research at hindi po nila nakita po ito noon pa? Oh my goodness. Lumawak din ang sukat ng lupa. Why naman ganun, guys, diba? The Discovery Great Reef, Namiet Reef, at Pearson Reef. Sinasabing labas sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga yan. Pero inaangkin din natin ang mga ito bilang bahagi ng Kalayaan Island Group dahil dito patuloy daw na minomonitor ng Philippine Navy ang mga nasabing aktibidad ng Vietnam.
Pero di gaya sa China, hindi raw maituturing na banta ang Vietnam. Oh, bakit? Bakit hindi maituturing banta ang Vietnam? Ito ha, ito yung reason nila. Bakit hindi maituturing banta ang Vietnam? Dahil maganda ang relasyon nito sa Pilipinas. Maganda ang relasyon ng Vietnam at Pilipinas. At yung kanilang kinukuha mga sangkay, ang pagkakaalam ko, wala po dito sa pasok ng exclusive economic zone. Unlike itong China, mga sangkay, na kahit po yung pasok na po sa ating EEZ, pinupuntahan pa rin po nila. Ganyan po ka mga loko-loko itong China. Ang Vietnam, mga sangkay, ang naano lang ako dito kasi bakit hindi binabalita ng media na ang Vietnam ang may pinakamaraming nakubkub na dyan sa West Philippine Sea. At hindi makapalag ang China sa Vietnam. Di ba? Bakit? Ganun ba sila? Ganun ba kahina yung ano nila, radar, para makita yung ganitong simpleng impormasyon mahanap? The most number of features being occupied. The good thing is that between Vietnam and the Philippines, we do not observe any illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions. Kinumpirma naman ng AFP na monitor din nila ang pagdami ng Chinese warships sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal. Batay sa datos mula sa Philippine Navy, mula sa dating 2 PLA Navy vessels, umakyat na sa 8 ang umaaligid ngayon sa Ayungin, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Bukod pa yan sa namataan ng 5 China Coast Guard. Yan ang ginagawa ng China, mga sangkay. Kumbaga, yung Vietnam, kahit pa paano, nasa katinuan pa. Pero, ang masama po dito, bad news po ito sa China actually. Kasi itong Vietnam, lumalawak po sa South China Sea. Hindi sila pumapasok dito sa ating teritoryo, sa may West Philippine Sea. Pero ang nakukubkub naman po nila, yung mga inaangking teritoryo ng China. So silang dalawa ang magsasalpukan dito. Kaya nga lang, kahit po ganun, ang China hindi po makapalag sa Vietnam. Bakit? Kasi may kakayahan po ang Vietnam lumaban. Di ba nga, pagdating po sa Vietnam War, tinalo nga po nila yung Amerika. At 37 maritime militia vessels. Sa kabuuan, aabot na sa 50 barko ng China ang nakapalibot sa Ayungin Shoal. Dita mo na. China has no right to be in our EEZ. Their presence... Yun ang kaibahan. Kasi ang China nasa ating exclusive economic zone eh. Well, itong Vietnam, nasa labas po sila. Pero sobrang dami na po. Pag-aralan nyo pong mabuti mga sangkay. Kahit i-search nyo na lang sa Google. Vietnam Reclamation West Philippine Sea. Lalabas po kaagad yan. Sobrang dami. Sila po ang may pinakamarami. Makikita nyo sa mga flag na may pinakamaraming nakubkub na sa West Philippine Sea, Vietnam. Diba? By itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Wala pang pahayag ang China sa pagdami ng mga barko nila sa paligid ng Ayungin. Pero dati na lang iginigiit na teritoryo nila ito at pasok sa 9-dash line na pinawalang bisa na rin ng 2016 arbitral ruling. Kaniyak naman ang militar na patuloy sila nagpapatrolya sa West Philippine Sea at hindi magpapadaig sa anumang panghaharas ng China. Aba, dapat lang. Pero kailangan na po talaga yung mga barko natin na pandigma, yung Philippine Coast Guard, kailangan po yan madagdagan. Hindi po pwede na ganyan lamang po kaunti at kaliliit po yung mga humaharap sa China dyan sa West Philippine Sea. Kaya hindi po natin mataboy eh, di ba? Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so ayun nga po, nakakaano lang kasi dito, binalita na po natin dati yan. Literato. Ayan, ng ginagawa ng Vietnam. And I think, hindi lang dapat tayo mag-focus sa ginagawa ngayon ng China dito sa ating teritoryo, kundi maging po sa Vietnam. Yan po ang Vietnam, oh. Napakarami pong ginagawa dyan sa West. Okay, ito, doon na sa labas na ng exclusive economic zone. Pero ayon nga po sa balita, di ba, inaangkin din po natin yan. Pero mga sangka, hindi ganun kalala kasi ang Vietnam, mayroon tayong komunikasyon na maayos eh. Pero ang punto kasi dito, itong ginagawa ng Vietnam, hindi po naibabalita ng media. More on China lang.
'Di ba? So ngayon, alam na nila. Ang tagal-tagal na po nating binabalita 'to, yung about sa Vietnam, ngayon lamang po nila nabalita. Ay nako, ang hina naman. Ang hihina niyo naman kumuha ng impormasyon. So, ano po ang inyong opinion sa ginagawa po ng Vietnam ngayon? Itong na-discover sa Vietnam, mga sangkay. Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Guys, meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga video, mga lakad po natin, mga pinupuntahan po natin. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Mas lalo nyo po ako makikilala dito. At lalo-lalo na po yung mga nakakasama natin, nakakasalamuan natin. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.